And guys, andito po tayo ngayon kay Raymond. So may kasama po tayong sponsor from Australia. Hindi nyo masyado makita yung mukha kasi ayaw niya magpa-vlog. Magandang hapon, te. Asan sila? Ha? Kumusta kayo, te? Tawagin mo yung mga kuya mo. Asan ba? Si papa mo? Si Kuya Nestor, Ate Michelle? Ando, sila lulo mo. Nag-ano yata ng palay. Kumusta? Mabuti naman. Ilan buwan na to? 9. 9 months na? Ang bilis, no? Bakit kailan lang? 9 months na. Ikaw ba, kumusta ba? Ay, hindi ka pala nag-bless. Bless ka muna. Ang ganda. Babae ba talaga to? Baka lalaki yan. Kumusta? Okay ka lang? Ha? Yan, wala po si Kuya Nestor. Nag-ano daw po? Nagtanim ng palay. Tapos yung mga bata, andyan po yata. Tinatawag. May kasama kaming sponsor from Australia. Gusto din po kayong bisitahin. Ang baka ng mga anak, ha? Ang baka ng mga anak, ha? Ang dami ng anak mo. Wawa naman. Guys, nabi. Para po niya, nandiyan sa ating kami. Ano po? Ito po yung bahay nila. Alam po ito, saging na lang. Tapos mayero naman po. Uy, sila. Kawawa sila, no? Diyos ko lang. Ilang bagyo na ba yung pinagdaanan nito, Ate Michelle? Yung bahay niyo? Apat na bagyo na. Buti hindi na tumba, no? Malapit na po. Kasi kung mapansin niyo po yung ano niya, yung haligi. Nakatagilid na po. Hello? Hindi ka nag-bless? Patingin niya ng loob mo. Marunggal po ito. Aba, ang Diyos ko. Saan kayo natutulog yan? So tinitingnan ni ma'am yung loob, yung bahay nila. Si ma'am, sa yung ano natin, sponsor nun sa pinagawa nating bahay ni Kuya Felix. Padala sa atin ng 80K para pagawa sila ng bahay. So yung pina-slab natin. Although hindi pa tapos yung bahay nila, pero ngayon tinitira na nila. Kasi yung mga bata, kailangan ilayo nila dun sa tinitira nila. Dito muna tayo. Tingnan natin yung mga tanim ni Kuya Nestor dito. Wala palang tanim dito. May tanim naman eh. Sa tingin mo, may ano na to? Yan, mayroon na. Gabutan na, no? Yan, ibaba nga pala natin yung ano. Yung dala nating bigas. Meron tayo dito ng bigas, so bali dalawang sako po yung binili natin. Dahil yung isa, galing po dun sa ating sponsor. Yung isa, galing kay Tita Nining. Itong grocery, kay Tita Nining din to. Iba muna natin to. Ayun. Ayan, sino ba yan? Si Kuya Nestor, tapos si... Ay, andyan na sila. Ayun o.
Dami na nila, oh. Ayun, sino ba yun? Yan, ito na si Gwen Stork. Sino doon na? Kumusta, Pogi? Ah, si Raymond. Nandiyan, uy ko. Kumusta, Gwen Stork? Anong balita? Anong ginagawa mo? Kukuyang ka, magkapitsayang. Ah, pitsay? Kala ko nagtatanim kayo ng ano? Tatanim na. Hindi, nagtatanim kayo ng palay. Ay, hindi. Pitsay pala. Ano mo, laki mo na! Batso na. Kumusta? Eh. Ah, ano ginagawa niyo mo? Kumusta? Lito. Ha? Nagbagabi. Ah, ikaw nagtatabas ng damo. Tatay mo. Tatay ng pitsay. Mm. Yeah, may sponsor tayo. Na binisita kayo from Australia. Kumusta po? Yan po si Raymond. Kumusta po? No. Tapos ito po si Kuya Nestor. Kumusta po? Ito pa po, anak niya pa po ito. Tapos, ito pa yung isa. Ano pa rin? Ah, pangalan mo, Joseph na. Ito na, no? Ito na, anak mo? Shampoo yan? Shampoo, S-R-8. Ngayon dyan yung si Mia nga, no? Si Mia, ano? Kumusta si Mia? Umuwi ngayon. Ah, andyan ba? Ah, buti. Ito na po. Oy, 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 yung oy. Yung pananay ko po. Hindi na? Nagka-klase kasi yun. Pang ano, hindi naman ka. Masyadong. Wala ka lang nakita kita noon, nagbinta-binta ka, nag-ano ka. Ah, wala na. Hanggang, dati? Nagtitinda din kasi. Ang ngayon, nagtitinda ka pa rin? Titinda pa magbuli. Ah, nagtitinda pa rin. Kasi ito, patuloy mo lang. Yung mga tinitinda mo noon, yung pa rin yung tinitinda mo ngayon. Daw pala si Mia. Ang ganda din ni Mia. Gusta? Yan may bisitahin from Australia. Opo na po. Gusto kayong bisitahin. Opo na po. Opo ka po. Yan po si Mia. Yan na, sponsor lang sa akin. Ano ginagamit sa mukha mo? Feeling lotion. Ha? Feeling? Feeling lotion ginagamit mo? Ano daw, skinning lotion? Feeling daw po. Oo. Kami po kahit anong gawin, wala talaga eh. Kasi sabog lang, init at saka ulan eh. O anong ginagawa mo ngayon sa buhay mo? Hindi ka nag-aaral? Opo. Nag-aaral ka pa kayo? Ngayon walang pasok sa today. Wala po. So Monday may pasok ka na? Dito. So Monday to Friday nagpapasok ka? Saturday to Sunday lang po. Pero ngayon wala po akong pasok. Sunday lang pasok mo? Saturday to Sunday po. Only 2 days? Why? Sa ALS po ako. Ah, sa ALS ka. Bakit hindi ka nagpapasok ng Monday to Friday? Bakit ina-ALS na ngayon? Depende po sa schedule po ng ano. Late kasi po ito nag-aaral. Ah. So kailangan ma-ano niya po yung ALS. Opo. Kailangan mag-ALS muna siya. Anong year mo na? Ay, anong, grade 8 po. Grade 8. So next year kung okay ka, ma-normal ka na? Opo. Next year po, grade 11 na. Bakit ngayon nagkaganyan? Kasi may ito. Walang pera. Ano po? Mukha ka. Magkakabait ka. Ano po? Magkakabait ka. Huwag mo tindihin yung malalaki yan. Ano po? Ma'am, hindi. Girlfriend. Magtapos na muna ang magpag-aaral. Kasi yung sinasabi ko, kahit sino mamimit ko ng babae. Tayong babae, kailangan na. Ang daming lalaki dyan. Huwag ka mang madali. Tulungan mo mga parents mo. Hindi ka maawa niya, no? Ako gani, naawa ko. O mas mo, ikaw na anak ka. So, kung intindihin mo ibang bagay, intindihin mo yung edukasyon din ngayon. Wala kami mapuntahan kung wala ka edukasyon. Kahit McDonald's, sila inanap ka pa. You finish high school? O ano may sabi mo, hindi ka nakatapos. Tapusin mo gin high school mo. Kahit magbiis ka. Isipin mo, hindi lang para man sa parents, para sa kinabukasan mo. Kasi babae ka eh. May needs ka, may kailangan ka, may pambili ka dyan, may ganun. Eh kung wala ka, kawawa ka. Pero kung nakapagtapos kaya, hindi, maaari. You've got looks, beautiful ka. Makanap ko gina ng trabaho. Ang lalaki, iyaan mo. Ako ilang taon ko nang isawa? 35. Yan ang sabi ng daddy ko. Wait until you are 30.
Hindi pwede yung 15, 20, 25 bata pa daw sa kanya, 30 agad. Hindi, nag-35 ako doon. Ikaw, may beauty ka, may brain ka pa. Ayaw mo, mga lalaki yan. Huwag ka mag-intindihin mo. O, ito, tingnan mo yung bahay niyo. Napakasakit. Ganyan ang buhay niyo. Hindi nga ako tunawa mo sa iyo. Ang higaan niyo, tingnan mo. O, isipin mo, si mamang naawa sa amin. Awa ka. Kasi elder ka yung trabaho mo gidyan, responsibilidad mo to take care of your parents sa inyo. Mga kapatid mo, nawa ka. Mga kapatid mo, tusan mo, turuan mo. Kapatid kong tatlong lalaki, tinuturuan namin. O ngayon, tingnan mo sila. Makita mo, magtupi ng damit. Kampiyon. Sapatos na kaganyan. O, lalaki yan ha. Kasi ikaw, mas mababae ka. Kasi naawa ko sa iyo. So sana'y maintindihan niyo ko tayo. Kahit ikaw tayo, huwag magtaman. Huwag magtamad tayo kung may kunting ano na tanim. Tatanim. Oo. Pag nagtatanim kasi ang lupa namin. Kahit pa paano mabuhay ka, bigas na isipin. Kung wala kang bigas, wala ka pang ulam, mahirap tayo. Ngayon sa ngayon po, ang tanim ko kasi, ano, pag umuulan yung pitsay, mahina yung ano. Kaya okay. Doon kay Tia ako nagtatanim. Sana inisip ko, sana ba, pag nakalipat sa bahay, bilang ko ng baboy. Maganda po. Maalagaan niyo ba ko yan? Yung 3 months lang ba? Nakita ko sa iyo ba yung vlog? Na may baboy niya binilan mo? Oo, every 3 months. Eh, mawag ko kung sa'yo, hindi ko. 3 months, binta. Ayaw po yung kay ano yun? Kay Ate Magdalena. Oo, nakapili siya ng TV. Nakapakunita ng ganun. Oo, tingnan mo yan. Nakapakuryente. Oo, nakabayad siya ng kuryente. Di TV na. O, kaya mo yan. Hintayin nyo lang, makapatayo ko bilang kayo ng dalawang baboy. I-concentra mo dahil yung isip mo sa baboy. 3 months lang binta mo. Kung kailangan ka ng tulong, ayan si Urago, no? Tawagin mo lang. Kasi hindi kayo mabubuhay na may bahay man kayo. Wala kayo kainin. Kailangan may suporta kayo. Maraming salamat sa inyo po. Talaga. Iisipin mo ako, naawa ako sa iyo. Masakit sa puso ko magtingin. Kasi hindi ko yan nakaigaan. Hindi naman. Kasi itong ano, lupa namin. Nakatitirik lang kami dito. Pero kung natuloy yung pangpabahay namin, ano, yung kitiya daw, eh, wala naman. Hindi naman kami mag-aasas kasi kung may nag-inforcer, eh, talagang sa amin. Pero kailangan niya, i-promise niyo lahat sa akin yan. Kayo mga lalaki, ha? Magtulong rin kayo. Kasi sa kinabukasan yung sabi ko sa iyo, that's for your own good, hindi sa akin. Tumulong lang ako sa iyo. Sinishare ko lang kung anong kaganda ng bahay niyo pag malinis. Ha? Huwag matigas, ha? Mag-listen kay ate, ha? Pag inutusan kayo na ate, nulinis kayo dyan. So, yan ang promise ako sa iyo. Kailangan mga mabait kayo. Pag-aral niyo, sikasuhin niyo din, ha? Kasi mahirap po lang pinag-aralan. So ngayon kuya, tulungan mo muna kung ibaba natin yung bigas mo. Dala kami yung bigas dito para sa inyo. Takot na takot si Kuya Risto. Hindi kasi yan talaga simula nang ma-discover ako niyan, makita ko sa YouTube. Sinubaybayan ako niyan. Kaya lahat ng vlog ko sa inyo, alam niya. Nag-sponsor na pala niya sa amin. Sa iyo nga? Oo. Wala ko si Tita Grace yan. Hindi. Sa taga-Japan yun si Tita Grace. Yan naman, taga-Australia. Oh, hindi na kayo magugutom. Magtatanim na tayo. Ha? Magtatanim na? Mga gulay. Ayan, tama yan. Madami kayong bigas. Ulam na lang yung kulang. So, wala na kayong intindihan sa bigas, no? Kaya, tanim lang ng tanim muna. Kumusta yung mga pag-aaral nyo? Nag-crowse naman. Nagtitinda ka pa ba? Minsan po. Kapag
Walang bahay. Ngayon nagtatanim kayo ng pichay. Kanino, sa inyo o sa tiyahin mo? Sa maya, tapig patanong po ni... At pinapatanim lang sa inyo? Hindi, mapatanong na umay. Pichayan ko pa. Sa inyo yung pichay? Iyo. Tapos yung lupa, pinapatanim lang sa inyo? Ano? Hiniram ko muna. Kasi hindi inaabot yung ano, pati track. Oh. Ako naglinis, sabi ko, tanimian ko na lang pichay. Buti pumayag. Iyo. O, pinalitan ko yan. Tapos, ang diferensya ito, naglulup, nagkukupos. Nagpa-plat? Oo. Alin yung may problema dyan? Ito, pito. Pito? Ay, hindi pa rin. Pagbubumbahan ko, bibumbahan ko, nagsasangaw. Mm. May pambubangan ako dyan. Walang pamalit? Bago, palitan mo ng bago? Di, bago pa. And salamat po kay Tita Nining at sa ating sponsor from Australia. So nagpadala po si Tita Nining ng 4,000 pesos para dun sa isang sakong bigas. Tapos yung grocery. So yung bigas po, 1,810. Tapos yung grocery, 1,545. So bali may tira pong 645. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, kuya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salamat po si Ma'am Gina. Ma'am Gina po sa tulong mong talagang maraming salamat sa inyo. Sana po ano marami pang mag tulungan yung tulad namin mahihirap. Tapos salamat sa kay Oragon Hane. Kung wala ka Oragon Hane, baka talagang kapos-kapos kami ngayon eh. Ang padya ko, hindi ko magamit kaso plat eh. Yeah, bibigyan kita ng palitan mo yung bago ha, baka magamit mo ha. Palitan mo daw. Ano masasabi mo? Bili ka ng bagong interior, kuya ha. Para mas lalong magamit yung padyak mo. Ano masasabi mo? Maraming salamat po sa inyong lahat. At kay Oragon Hane po, kay Tita Jean po. At sa inyo pong lahat, sana po wag po kayo magsawang tumulong sa kapwa mahirap. Ayan, ang daming sinabi ni Ma'am Gina kanina no, na talagang pakikinabangan niyo yung mga advice niya. I-adapt nyo lang sa sarili nyo para pagdating ng time, pagdating ng oras, yung sinabi niya, napakinabangan nyo, ano? Malinis ang diba? Bahay. O yung sinasabi ko dati, o yun din yung sinasabi niya. Diba? Kasi pag tulong-tulong, mas maginhawa, diba? Kung susuluhin mo lang, mahirap. Malalaki na yung anak mo, pwede mo na yung, pwede na makatulong sa iyo. Narinig mo yan, Ramon. Talaga. Si Ramon ang nakakalala.